Hello guys, so andito ako ngayon sa hospital para sa aking radioactive iodine and katatapos lang nag-explain sa akin ng doktor kung ano yung dapat gawin. Kung may ang dami niyang mga tinatanong kung ano yung mga nararamdaman ko, for example, but sobrang dami ng question. So ayan, nagperma na ako and then hihintayin ko na lang yung tawag nila para gagawin yung procedure. So mag-isolate ako ng 7 days sa bahay. Ako lang mag-isa kasi sobrang lakas po ng radiation na lalabas sa aking katawan din. So, andito na ako ngayon sa radiation room. Maliit lang itong room na to. Dito nila ibibigay sa akin yung gamot na iinumin ko ng radiation. Papakita ko sa inyo kung saan siya nilalagay. Hello guys! So nakalabas na ako ng hospital pero hindi ako pinadaan sa main door. Dito ako pinadaan sa likod. Dahil po, yan, dalawang capsule yung ininom ko na radiation. Pero hindi naman siya mag-i-effect ngayon. Sabi ng doktor, mga ilang pang oras bago siya mag-i-effect. So safe pa ako ngayon sasakay ng taxi. Kaya... So, hi guys! Naka-uwi na ako mula hospital. Kailangan akong pauwiin agad-agad dahil yung radiation na lalabas sa aking katawan is magkukus ng cancer sa mga malapit sa akin, lalo sa mga baby. And in fact, kanina, nung katapos ko inom ng capsule, ay pinadaan ako sa back door ng hospital. Hinihinga ako. So, in-explain sa akin lahat. Ang daming tanong kung ano yung mga nararamdaman ko, mga dapat kong gawin, dapat kong malaman sa proseso na to. And magsistrength itong thyroid ko po ay mamamatay siya. Hindi na siya magpa-function. So, after ng treatment nito, maybe 1 month, kailangan kong magpa-blood test uli para bibigyan po ako ng lifetime na gamutan ng hormones. Kasi ang thyroid po natin, siya yung nagpo-produce ng hormones sa ating katawan. And then, pag namatay na siya, so wala na akong hormones. So, magiging hypo. Possible na magiging hypo siya, but I hope it's not, para magiging kontrolado siya. And so far, mayroon akong nararamdaman na konting-konti sa katawan ko ngayon, epekto ng gamot, pero sabi hindi naman mag-i-epek agad-agad, but I feel something na para akong nasasakal, para akong nahihirapang huminga, and sabi ng doktor na mas giging worse pa. Kaya kailangan kong uminom ng gamot para sa puso, para sa aking heart. Kasi pag hindi po ako nag-treatment ng radioactive iodine, basta ilalagay ko na lang dito. Mahirap kasi i-pronounce. Thyroidosis, basta parang ganun siya. Sounds like. Then, pag hindi kasi ako naggamot ng ganito, may possibility po na magkakaroon ako ng heart failure and broken of the bones kasi nag-weak po yung mga muscles ko, yung mga bones ko. So, and thankful dahil mabuti po yung amo ko. Mula 2 years na na-diagnose ako, sinamahan nila ako, pinapagamot nila ako. Kaya, i-end ko muna ngayon yung video. Hindi ko na ito i-edit, i-upload ko na lang para may pang-upload naman ako. I-end ko na tong video din. Siguro pagkaya ng katawan ko kasi hindi ko alam kung ano yung magiging reaction kasi sabi ng doctor the worst mararamdaman ko na yung effect ng gamot is 3 hours, 24 hours, then 7 days kailangan kong isolate dito sa aking room, ako lang mag-isa, si Inday andun muna matulog sa room sa baba. So I hope kasi may sintomas na magsusuka, sasakit yung ulo, mahirapan huminga. Kung ano yung nararamdaman ko, yung tremors, mas magiging worse pa siya dahil po magiging super active po yun ang aking katawan ngayon. Parang ko... Hello guys, good morning. So, hapon na. Yan, galing ako sa hospital kanina. Update. Nag-start, sumakit na yung ulo ko. Tapos medyo masikip yung dibdib ko. And then, ngayon kakain muna ako kasi nag-isolate po ako. So, starting today pa man. And then, luto ng kapatid ko. Sabaw at saka may kanin.
So, pwede po akong hatiran ng pagkain, pero iiwan lang dito sa labas ng ano, pintuan, parang may COVID, ano. Palayo, palayo, naknak. Trinap. So, iiwan lang niya sa labas ng pintuan. Pero may pagkain naman ako dito. May mga naka-stock ako ng pagkain. Lalong-lalo na yung tubig. And, masakad yung ulo ko. Tubig ang pinaka-importante kasi kailangan kong iinom ng maraming tubig para ma-wash out po yung radiation. Kaya bawal na bawal na may kasama ka dahil yung sa CR, syempre doon lalabas yung mga radiation somehow. And then, kahit mag-isa ka lang, laging nakalagay na 3 times, ipa-flush yung CR, lilinisan yung CR after mong gamitin. Tapos itong malamit ko, ako gagamit lang ako ng isang jacket. Ito lang yung gagamitin ko, isang jacket sa loob ng isang 7 days. Kasi, pero papalit naman ako ng damit. Kasi yung damit ko is pagkatapos kong hubarin, kailangan kong ipasok sa silupin, tapos italian. Then saka ko na daw labahan pagkatapos ng 7 days para maalis yung radiation ng aking mga damit. So, ayan. So, kain muna tayo. Sarap to. Kanina pa to hinatid ng kapatid ko. Alas 2 pa. Ngayon, alas 4 na. So, naiwan to sa labas ng 2 oras. Oh. Okay lang. Mainit-init pa naman. Maganda talaga pagka may kapatid ka. Iba pa rin yung alaga ng mga kalugo. Kalugo. Sarap ng sabaw. Pagka naninikip yung dibdib ko kasi ang kalaban dito sa radiation yung tataas yung level ng aking mga symptoms na ba pag tremors, mga ganyan or pinaka ano talaga yung palpitations. So kaya may gamot po ako para sa heart din. Hello guys, good evening. So gabi na po, alas 11 na ng gabi. Hindi ako masyadong nakapagpahinga. Ayan, na-boring yung first day ko. Na-boring ako. Kasi alam mo naman na tayong OFW, sanay tayo, di ba? Sanay tayo, tawag nito. Sanay tayo magtrabaho, gumising. Kasi ngayon nakakulong lang ako sa kwarto dahil pang may COVID. Ayan. Parang may COVID din tong sitwasyon na to eh. Bawal kalapitan. Ayan. Kapag hinahatiran ka ng pagkain, hanggang pinto lang. So, ngayon, magdi-dinner ako. Hindi pa na ubos yung sabaw kanina. Tapos, kakain ako. Tapos, bukas papakita ko sa inyo yung mga pagkain ko nandito sa aking room. So, ito lang muna yung video natin ngayon and maraming salamat po sa lahat ng suporta and i-update ko kayo sa aking 7 days journey. And so far yung nararamdaman ko lang kanina ay muntik na akong masusuka, naninikip yung dibdib ko, tapos ngayon masakit yung ulo ko pero as in mild naman. And at saka hindi naman lahat talaga ng tao nakakaramdam ng worse pero sabi ng doktor, pinaparady lang niya ako. Sabi niya, you need to be strong and you can do it. You will survive for the 7 days. So, yan na muna. And see you again sa aking video next few days, yeah. God bless you all and I love you. Bye-bye! I never saw it coming. I couldn't read the signs.
don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind 'cause of you.